Okay, hello everyone. Papakita ko sa inyo ngayon. Actually, nakikita nyo na ang aking tilapia na nakalagay sa TarpPond. Naka-stock to last January 28, no? Ang in-stock ko dito ay Excel Tilapia. Hello guys, paki-subscribe naman sa akin YouTube channel. Maraming salamat. Ayan o, nagpapakita na sila. Hello guys, ito na ang aking tilapia na nalagaan dito sa aking backyard, no? So magti 3 weeks na siya. Ngayon ay medyo lumalaki na sila, no? So yan ang kanyang TarpPond, no? TarpPond lang siya. So, in-stock ko dito ay 140. So, ang size ng kanyang pond ay 1 by 2 by 8. Yan. Pero dahil maiksi yung frame, ayun, medyo hindi siya na gamit lahat kasi maiksi lang yung frame na ginawa. So yan, no? I-video natin ngayon kung gaano na sila kalaki. Nagtatago kasi sila pag dumarating ako. Pero mamaya ay magpapakita naman yan. Antayin lang natin. Wala siyang aerator. Talagang ayun na oh, wala siyang aerator at saka wala pa ring filtration, talagang naka-stack lang yung tubig, no? Hindi naman sila pa napupollute. Kasi lahat naman ng food na pinapakain ko ay kinakain nila. Okay? Ang mahirap kasi pag nagpakain kayo ng isda tapos hindi kinain ng isda yung pagkain na ipinakain nyo, lulubog yun, so magkakaroon ng ammonia. Kaya yun, pwedeng magkaroon ng kakulangan ng oxygen dahil masusupersede dahil doon sa ammonia. Kaya nagkakaroon ng pagkamatay yung isda, lalo na yung tilapia. Okay, so, pero ang tilapia, Excel kasi ito eh. Pero ang tilapia, medyo mas mataas naman ang tolerance nila doon sa number of oxygen na kailangan nila. Kaya, mas maganda siya alagaan. Yan. Uy, lapit naman kayo dito. Bibidyo ko kayo oh. Yan. Okay, so paano kung ba nabili itong TarpPond? Siyempre, uso naman ang online ngayon. Ayan o, ang sigla-sigla nila. Titingnan ko to hanggang April, no? Hanggang April. Tapos, pag nag-April na, mga March, April, May, nearly 4 months na sila kasi February ko siyang na-stock dito. So, nearly 4 months. Most likely kasi ang tilapia ay 3 to 4 months lang siya. Okay? Pwede na siyang i-harvest. Marketable size na siya. Pero depende pa rin yun kung saan nyo in-stock. Kung sa earthen pond lang, mas maganda kasi ang bilis ng tube, ang paglaki nun. Kasi medyo nakakakain sila ng mga natural food. Tapos, syempre, pakakainin nyo pa. Ito kasi, nakadepende lang sila sa supplemental food. Although, nagkakaroon na ng green filamentous algae, yun, kaya kinakain din nila yan. Namili rin ako ng pagkain, PO1, nang maliit sila, PO1 ang ipinapakain ko. And then, yung iba kasi halo-halo sila eh, may malaki, may maliit. Kaya, pinapakain ko sa kanila ay PO1 at saka PO2. Yan.
lagyan natin ng pagkain para lumapit sila. Yan. So mas maganda mag-alaga ng tilapia kasi hindi sila mawawala dahil nasa tubig lang. Dati kasi nag-alaga ako dito ng manok sa likod ng bahay ko. Kaya lang, syempre lumilipad ang manok at gumagala. Ayun, minsan nakakauwi, minsan hindi na. Alam na. Ayun naman, dami nila. Okay. Oh, green na green ang kanilang water. Nagkakaroon na ng... Ang ganda kasi dito, kaya nag-green ang tubig niya. Nagkaroon na ng konting lumot. Kasi nasisikatan siya ng araw. Tamang nasisikatan lang siya ng araw. Tapos pag from 7 to 9 nasisikatan siya ng araw. Tapos pagdating na ng mga 10 hindi na siya nasisikatan ng araw. Kaya magandang factor 'yon para mag-grow yung lumot. Ayan oh, malaki na sila oh. Ah, diba? Excel Tilapia. Wow! Oh, diba? Oh. Oh, diba? Okay, yan. Yan. Okay. Sa susunod, magpapagawa ako ulit ng ganitong klaseng tarpon and then iistakan ko siya ng red tilapia. Okay, red tilapia. Yung Excel kasi at saka red tilapia ay pang freshwater sila. Okay? Pang freshwater pond. Yan. So, kung yung iba nagtatanong saan nanggaling yung tubig, nanggaling siya lang dito sa faucet. Sa faucet. Medyo maganda kasi ang water supply namin dito sa Pambalas kasi nga from deep well siya. Although nakasupply siya sa amin sa water district. Kaya lang hindi siya nag-undergo ng treatment yung tubig na nagkakaroon ng chlorine. So wala siyang chlorine. Okay, so unlike yung iba na may chlorine, kung yun yung gagamitin ninyo, medyo before nyo istakan ng isda kung magkakaroon kayo ng ganitong klase, ay wag nyo munang lagyan agad ng isda. Medyo istak mo siya ng mga 2 weeks yung tubig bago nyo lagyan siya ng isda. Oh, look at. Oh, ang laki na nila. Oh, look at, ang dami nila. Oh, kumusta na kayo mga fish tayo? Ito, pula pa rin ang hasang. Oh, yan oh, kinain nila yung nilagay kong pagkain. Oh. Pula pa rin ang hasang. Okay. Nang in-stack ko siya, wala naman namatay. Okay? Pero, yung after a week, may namatay kasi nilagyan ng hasang or fish entrails. Hindi naman nila kakainin nyo, kaya nagkaroon ng napollute yung tubig, kaya buti na lang napalitan. Pinakain kasi ng
kapitbahay ko. Nabanggit ko kasi na pwede siyang kainin. Pero para sa hito, yon. Eh, tilapia naman yung naka-stack. Kaya, ayun. Medyo may namatay. 8 piraso yata. Yung maliliit lang naman. Kasi hindi pa sila maka-tolerate doon sa... Uy! O, diba? So, ayan. Update ko kayo kung anong mangyayari dito sa alaga kong tilapia. Hanggang April ako mag-video nito. Oh, look at... Hello! Yan. Ang tawag dyan ay Saint Peter Fish. Diba? Saint Peter Fish. Woo! Nakakawala siya ng stress. Nakaka-relieve siya ng stress talaga. Kaya guys, kayo, para maging... mawala stress natin, mag-alaga kayo ng isda, mawawala na stress ninyo, magkakaroon pa kayo ng fish production. Okay? Fish production. Oh, ang sigla-sigla nila, oh. Oh, ang sigla-sigla niya. Oh. Yan, oh. Maliit yan. Yan. So, ang dami. Dami talaga, oh. So, guys, maraming salamat. Don't forget to subscribe my channel, TUANG-TV. So, ito muna ang nagiging content ko ngayon, yung pag-aalaga ng isda through a TarpPond. Bye-bye! Thank you so much!